Ayan mga kaibigan, January na, time to renew our business permits. Pero kaibigan, okay lang ba magkaroon ng sari-sari store kahit wala tayong business permits, lalo na't maliit lang ating tindahan? Panoorin niyo po ang videong ito hanggang dulo. Sasabihin ko po sa inyo kung anong dapat yung gawin at kung okay lang ba no magkaroon ng negosyong walang business permit. Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone at happy new year na rin. Ito na naman po ang inyong life coach at kanegosyo partner, Ate GB. Ayan, so maganda po ang topic na ating pag-usapan ngayon kaibigan dahil natataon po no? Bagong taon kaibigan, first month of the year. So sa Bisaya pa, ting renew ng mga business permits. Time na natin mag-renew ng mga permits natin sa ating mga negosyo kaibigan. Saktong-sakto po, may nagtanong sa atin, isa sa ating mga kababayan, kapatid dito sa Whitey World. Shout out po sa inyo, sir! Jeron Lingat. Ayan. So, nagtanong po ang ating kasari. Meron din po siyang negosyo, no? Ito yung katanungan ng ating kapatid sa Whitey World. Ate JB, maraming salamat po sa mga tips. Meron po akong mini store. Nag-start pa lang po ako December 14, 2022. So, bago pa lang kaibigan, no? Wala pang 1 month ang tindahan ng ating kasari. Ask ko lang po, sana, kung need po ba ng permit. Maliit lang po kasi ang tindahan ko, Ate JB. Thank you po and God bless you more. Ayan, so maraming salamat rin po, Sir Jeron Lingat, sa iyong katanungan, sir. Malaking tulong po ito sa mga kapwa natin mayroong sari-sari store o kahit ano pang negosyo, no? And before that, before natin sagutin ang kanyang katanungan, kaibigan, shout out ko rin po yung bago natin kaibigan, isa rin sari-sari store owner. Shout out po sa iyo, Sister Anabel Alipio Vlog. Ayan. So maraming salamat sis ha. Sana kaibigan suportahan rin po natin ang ating kapatid Anabel Alipio Vlog, isa rin pong sari-sari store owner. So ngayon kaibigan, no, direct to the point sa Ate GB. Kailangan ba talaga ng permit kaibigan kahit maliit lang ating tindahan? Well dear friends, kailangan po talaga. Napaka-importante po ng business permit. Napaka-importante po nito. Ang sayap, ang sarap po 'yung sa pakiramdam. Legal ang ating negosyo kaibigan. Pwede tayong magtinda ng kahit ano-ano. Okay, po mga alak, kaibigan, mga bigas, importante po talaga. But din kaibigan, at another pala no reason kaibigan kung bakit kailangan natin ng permit. Mahalaga po ito kaibigan, nakakatulong tayo sa ating government, sa mga kababayan natin, sa ating sarili. Kasi yung tax kaibigan na binabayad natin, gagamitin ito ng ating government, paggawa ng mga hospital, mga daan, mga paaralan, pangsahod sa mga government employees. So mahalaga talaga kaibigan. But then I must admit, maging honest po si Ate GB kaibigan, wala po ako yung mga tinatawag natin mga business permits, okay? Isa lang meron, no? Isa lang pala meron sa tindahan ko kaibigan, ito yung tinatawag natin na barangay permit. The reason kaibigan kung bakit po wala akong yung tinatawag natin na permits dito sa akin tindahan at barangay permit lang po yung meron si Ate GB is that sa 20 years ko po na pagtitinda kaibigan, halos 20 years na po yung ating tindahan. Thank you so much God. Na isang business kaibigan, wala po talaga naghanap ng business permit dito sa tindahan ko. Siguro kaibigan, dahil nasa sulok yung ating tindahan, nasa looban, no? Nanotice ko kasi kaibigan, sa labas po, yung mga tindahan sa labas, along the main road, sa kalye, sa may kanto kaibigan, meron po sila yung tinatawag natin na business permits. Eh ako wala kaibigan, and sana wala na lang maghanap, no? Pero akin kaibigan, maganda po talaga na meron tayong business permits. Akin malaking tulong po ito sa ating gobyerno, pati na rin sa atin at again, masarap sa pakiramdam na legal pong ating negosyo. Pero kaibigan, no, naisip ko rin kasi kaibigan na pag kumuha ko ng business permit, I mean, napag-usapan na talaga namin ang ilan sa mga kakompetensya ko, hindi naman lahat, yung mga may sari-sari store dito sa place namin na huwag na muna kaming kumuha ng business permit pag walang naghanap. Kung merong maghanap ng business permit, syempre, magko-comply kami, pupunta kami sa city yun. Pero ngayon, kaibigan, napag-usapan namin na isa sa amin walang makukuha ng business permit kasi naisip ko rin, kaibigan, pag kukuha ko ng business permit, syempre, puntaan ako dito, i-check yung aking tindahan, makikita nung taga city hall, yung ibang tindahan, mga kakompetensya ko, at sila hanapin rin, no? Hanapan ng business permit, kaya wag na lang, no? Na kami nag-usap-usap na kami dito kaibigan na wag na lang kami kumuha ng mga permits doon sa City Hall, mga DTI permit, wag na lang. So yung kinuha namin kaibigan, barangay permit lang. At okay naman kaibigan, no? Kasi again, running 20 years na, halos mag 20 years na po aking negosyo at niminsan wala pong nagpunta rito. But then again kaibigan, hindi ko sinasabi niya, sundin niyo si Ate JB.
Sundan niyo po yung mga tips, ibang tips na binabahagi ko dahil makakatulong po talaga ito para lalong lumago ang negosyo. But then, about sa permit, kaibigan, I'm telling you, maganda po talaga, kaibigan, na meron pong permit ang ating negosyo. Kahit anong negosyo, kaibigan, maganda po talaga dahil legal ito, dear friends. Pero again, as of now, dito po sa place namin, wala ni isa sa amin ang kumuha ng business permit. Barangay permit lang po ang meron kami. Kaya medyo okay na rin, no? Okay na rin. Pero again, kaibigan, please, please, lalo na po yung tindahan mo nasa main road, nasa labas talaga, kaibigan, kitang-kita, ayan, daan na talaga ng mga sasakyan. Dapat talaga, dear friends, magkaroon po kayo ng business permit. At sa iyo po, Sir Jeron Lingat, sir, kung kaya nyo pong kumuha ng business permit, please, kumuha po kayo ng business permit. Sorry, nabulo naman si Ate GB. Kumuha po kayo ng business permit, sir, dahil napakahalaga po nito. But then, kung hindi naman talaga stricto sa place nyo, okay na lang siguro, sir, na huwag po muna kayong kumuha. But then, legally, sir, no, dapat talaga kumuha po tayo ng Sir Jeron ng business permit, okay? Napaka-importante po nito, okay? Pero pag gusto nyo sundin si Ate GB, wala po akong yung mga permits, no? Isa lang, again, isa lang po ang meron ako, yung aking barangay permit, okay? But then, kaibigan, again, ha, mahalaga po ang pagkakaroon natin ng business permit sa ating tindahan. And then, thank you so much, kaibigan, na tinapos nyo hanggang dulo ang aking video. Pasinsa na po kayo, no, maingay kasi may ginagawang construction sa gilid na aking tindahan. Thank you so much po, kaibigan, sa suporta. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB at gusto pang matuto tungkol sa pagninegosyo, please, kaibigan, do subscribe to my YouTube channel and then pakit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And kaibigan, no, salamat sa mga nag-support, nag-subscribe sa aking kaibigan, 3 Vlogs Unlimited. Thank you so much. Kaibigan, please, come to his channel. Watch this video, comment, and subscribe, kaibigan. Pag nag-comment po kayo at nag-subscribe, nakita nyo po yung comment nyo, babalikan kayo ni 3D kasi he's a good person. And let's join, no? Let's meet each other. 3 Vlogs Unlimited is doing live stream every 2 p.m. Philippines time. Let's meet there, kaibigan. Let's join each other. Let's love each other. Let's support each other. Okay, 3 Vlogs Unlimited. Again, thank you so much, kaibigan, ha? Huwag po kayo mag-alala, kaibigan. Lalago ang negosyo nating lahat. Lalo at masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And we have God in our life. Tiyak asenso ang buhay natin, kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much on yung pagmamahal, ha? Pasensya talaga, medyo maingay ngayon sa tindahan ni Ate GB. Again, Happy New Year sa ating lahat. Maraming salamat, kaibigan, no? Kahit bulo si Ate GB, andyan pa rin kayo. Don't quit. Ang ganda ng message ng aking shirt. Don't quit, kaibigan. Kahit ano mang pagsubok, kagaya ng mga nadaan natin last year at sa mga nakaraang pa mga taon, no? Nalampasan natin lahat ng mga pagsubok. Ngayon, dito na tayo sa year 2023. Malalampasan natin, kaibigan, lahat. Just have faith in God, have faith in yourself, and don't quit. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal, kaibigan. Mahal ko rin kayong lahat. Thank you so much. And again pala, no? Please, do like, follow our Facebook page, Negosyo Tips and Ideas. Ilalagay ko po yung link sa description box. Makakatulong ito sa iyo, kaibigan, paano magsimula na negosyo, paano palago na negosyo, at paano pasinsuin ang buhay nating lahat. Pwede kayong mag-comment, mag-private message kay Ate GB, mag-po sa ating Facebook page, okay? Kahit ano, basta tungkol sa negosyo, kahit hindi pa tungkol sa negosyo, basta alam ni Ate GB ang kasagutan, talagang sasagutin ko po ang iyong katanungan. And pasensya nga pala sa hindi ko pa nasagot kasi marami pong nagtanong kay Ate GB, marami ng message sa ating Facebook page, iisa-isahin ko lang po, okay? So, please, hintay-hintay, huwag po kayong magalit kay Ate GB. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I love you all. Mahal po kayong lahat. Thank you so much. God bless.